Ang dami pong problema, pero nakikita ko yung mga tao na talagang laban lang, kapit ka, laban lang, huwag kang bibitaw. Sobrang nagpapasalamat po ako doon. Okay, buti naman may nakikita mo yung kagandahan. Yes po, kahit anong sama nung, ang dami pong masama, pero nandun pa rin yung laban lang, huwag kang bibitaw. Okay, nabanggit umabot mo yung, ka na po eh. Nabanggit mo yung ang daming masama. Pag-usapan natin yung masama. Kahapon, meron kang isang controversial na tweet. Yes po. After ng performance mo kahapon, after ng showtime, at nag-tweet ka ng hustisya. Yes at po. Nag-tweet ka ng composer ka lang. Yes po. And inaamin ko po yan na ako po yun. But, yung pagkakamali po yun, thank you Lord kasi pinigyan mo ako ng lakas na aminin yun. Hindi mo ako hinayaan na magsinungaling kung ano yon. And thank you Lord dahil binigyan mo ako ng lakas na ngayon po dito sa harapan. Yung tweet ko po na yon is gusto ko pong mag public apology po kay Sir Louis Ocampo. Thank you po kasi kahit ano po yung nararamdaman ko po. Nandun pa rin po yung hindi nyo pa rin ako ginong and sobrang thank you po doon. Naghalo-halo lang po yung emosyon ko po kahapon. Pagod, stress, puyat, pressure sa iba't ibang tao. Siguro po kaya po nasabi ko po yun. Pero ngayon po, humingi po ako ng sorry po sa nasabi ko po kahapon sa Twitter. Hindi ko po siya tinatago kung ano man po yung nasabi ko. At Sir Louis Ocampo, sorry po and nabigla lang po talaga ako. Pero sobrang sincere po nang hinihingi ko po ng tawad po sa inyo. Humingi ka ng tawad dahil naniniwala ka bang mali yung tinweet mo? Yes po. Okay. Kasi pwede rin humingi ka ng tawad kasi may nagsabi sa yung mali. At may nagsabi sa yung dapat humingi ka ng tawad. But it's very important that you acknowledge na mali yung tinweet mo. Yes po. Una, hindi lang kay Sir Louis Ocampo. Yung tinweet mong hustisya, ako, I took offense. Because this is my show. Yes po. Kaya po, okay. Humingi po ako ng sorry po sa inyo pong lahat. Oo. At saka sana, lahat kayo, wag nyo sanang maramdaman na dinadaya kayo ng programang ito at merong isa sa mga hurados namin ang mandadaya sa inyo at magbibigay sa inyo ng injustice. Kasi kasama sa mga values ng ABS-CBN ang integrity at hindi hahayaan ng management na may programa o sino mang bahagi ng programa ang mandadaya sa mga kalahok na katulad mo. Mahal namin kayo at ang mga pangarap ninyo. Thank you po. At sana rin maunawaan mo kung sakasakaling hindi ka mananalo dito. Diba? Kung sakasakaling hindi ka mananalo dito dahil baka kung hindi ka nila iboto o hindi mataas na nagradong ibigay ng hurado, kung sakasakaling hindi ka mananalo at ipagpapatuloy mo ang pangarap mo, darating at darating ang panahon na makakasalubong at makakasalamuha at makakatrabaho mo ang mga composers na nakasalamuha mo dito. At yung composer ka lang, sana maunawaan mo na kung wala amang composer, wala kayong aawitin ng mga aawit. Okay. Sana lahat tayo ay may matutunan dito sa pangyayaring ito. Ayun din po yung maganda. Kasi po, lahat po ng pagkakamali, aminin mo lang. Kasi wala namang pagkakamali na itatago. Lahat kailangan aminin at dapat matutunan po. At may mga pagkakamali hindi nakaka-proud. Opo. Yes. And with any competition or contest, you should always be a good sport. Oh. Diba? At saka gusto ko lang rin idagdag to ha. Kung mayroon kang nararamdamang hindi maganda sa kapwa, lalo pat nakikita mo siya, sabihin mo na lang ng harapan. Yes. Huwag na lang. Kasi ang dami sa ating mga Pilipino na ang lakas-lakas ng loob mag-tweet. Kung kaya mo namang sabihin ng personal, sabihin na lang natin ng personal. Diba? Para hindi tayo mag-spread ng hate at galit sa social media. Diba? Kung di tayo makakabawas sa hate sa social media, huwag tayong dumagdag. Okay? Let this be a lesson for everyone. Thank yes, you very po. Much. Ngayon, kakausapin ka ni Hurado Kyla.
Thank you for watching Tawag ng Tanghalan. For more updates, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button. Tawag ng Tanghalan sa...